And now, live from the Christian Bible Baptist Church studio, your favorite noontime show, The Baptist Lunch, hosted by Pastor Gil LAURENA. All right, magandang tanghali po sa ating lahat. Once again, welcome back po sa ating programang The Baptist Lunch. Alam niyo po mga kaibigan, nandito naman po tayo muli sa isang programa na siyang patuloy na magpapalakas na ating spiritual na kalagayan. And shout out sa lahat ng mga asawang lalaki. Welcome back sa episode ng Baptist Lunch kung saan ito ay usapang lalaki. Alright, panahon na naman para tayo mag-usap-usap bilang lalaki. Panahon na naman para mangatok at hanapin natin ang totoong lalaki sa tahanan. Yan. And of course, ay hindi na natin patatagalin po ito. Magandang tanghali sa lahat ng mga nasa areas, north, south, east, west corners. And also for those who are watching to us, you know, to our program worldwide, sa lahat ng kontinente ng ating mundo, na magandang good day to you, blessed day to all of you, because we do have different timelines. That's why I cannot greet you good morning, because some of you it's good night and good afternoon or whatever it is. That's why I'm just saying blessed day to all of us. All right. So again, let's continue to enjoy this program. Gising, mga tatay! Break time muna sa trabaho! At panahon naman ng ating paglago. Alright? Pause muna kayo sa pagtrabaho at panahon naman para tayo sa spiritual ay lumago. Yes, sir! Alright? So of course, may mga kasama pa rin po ako dito. Alright? May mga kasama pa rin po ako dito. Kasama ko po ang aking mga kasamang co-host. Kasama ko dito ang mga kasamang co-host. Yeah, basta magkakasama kami. Sama-sama. Alright, kasama ko po dito, walang iba, Sir Rudy and Sir Noel Gumabay. Magandang tanghali sa inyo, Sir Rudy and Sir Noel. At bati muna tayo, Sir Noel. Amen. Isang mapagpalang tanghali muli sa bawat isa po sa amin atin. At salamat sa Diyos na tayo muli ay nagkasama-sama dito sa programang ito, ang Baptist Lands, usapang panglalaki. At mga binabati ko ang mga tagapanood po natin, ang area po ng Far, South, East. North. Ay, walang North. Yeah. And of course, ang ating mommy love, prepare yes. to meet thy God. Maraming salamat at magandang tanghali po sa inyo. Amen. Sir Rudy! Okay. Magandang tanghali po sa lahat ng mga masusugid po naming taga-subaybay ng programang The Baptist Lunch. At magandang tanghali sa grupo ko sa Makati West Family, gayon din sa mga kaklase ko sa anong high school, at gayon din sa mga bago kong mga disciple. Magandang tanghali po sa inyo at lalong-lalo na sa iyo, Arog. Magandang tanghali sa iyo dyan. Sabi ni Brother Noel, prepare daw to meet thy God. Brother Noel, ginamit ko na rin yung iba. Prepare to meet thy God din. Stay tuned lang po at patuloy nyo pong isend ang link. At huwag nyo pong kalimutan mag-comment para malaman natin kung ano ang mga reaction ninyo dyan sa yes, amen. Alright, thank you. Alright, and of course, again, ay binabati rin po natin mga mission na preachers natin. Nakita ko na po dito kompleto sila, Sir Jenner, Sir Romer, and ngayon nakita ko na po dito Sir Ian Quares. And so far, ay hindi ko pa nakikita dito sila. I don't know kung napansin nyo na, sirs, ha? Kung nakita nyo na si Rudy, Sir Noel, kung nakita nyo na sila sa comment section, sila Pastor RJ, Pastor Louie, at hindi ko pa sila Pastor Bernard, hindi ko pa sila ganong nakikita. Pero ganun pa man, ay unahin na natin. Wow. And of course, binabati ko rin ang aking asawa, si Ma'am Yang. Yeah. Hello, babe. And well, workout buddy ko kanina yan eh. Yeah. Kasama ko yan, Sir Rudy, Sir Noel, nag-workout kami. Magandang tandem. Banding. Yeah. And kailangan eh. Well, anyways, again, I, of course, binabati ko rin po dito
dahil isa to sa mga leaders ng aking ng Team Focus family. Binabati kong happy birthday si Brother Emilio Daef na oy! Anak ng isang co-host nito. Nahingi niya pa natin kasi naiwas siya na masingil. Kilala ko yan. Kilala mo? Palagay ko, 25 years nang nakatira sa bahay yan. Yeah, yeah. Ang tanong dyan, malalangisan ba ang ating lapid? Yeah, yun, yun. May mga planong nakalaan. Yeah. Yeah. May mga plano. Yeah, yeah. Plano, walang kwenta pag wala happy birthday. Lahat ng bagay pinaplano para mayroong magandang resulta. Yeah, 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 yeah. All right. Wag ang ura-urada. Oh, yeah, yeah. Wag ura-urada. Planuhin ang maigi, ha? Planuhin. Oh, siguraduhin magugulat tayo, ha? Oh. Oh, pero ay patuloy na maglingkod ng maayos, brother. And patuloy na itaas ang Panginoon. All right. And again sa lahat din, baka may hindi lang tayo kasi napapansin sir na mga nagdiriwang din ang kaarawan, binabati na rin namin kayo. Yeah. Yan, baka may mga kasabay si Brother Emilio, binabati na rin namin kayo. Kasi baka magparamdam lang kayo sa amin, babatiin at babatiin namin kayo. May yeah. Pinasasabi pala sir si Brother Emil. Yes, ano po yan? Para po sa mga magriregalo daw po sa kanya, hanggang ngayong araw lang daw po na ito ang pagtanggap niya. Hanggang ngayon lang? Hanggang ngayon lang. Pinabot po ng bukas ay hindi na po niya tatanggap. Yun, yun. Sorry na lang daw. Yan ang birthday na para sa pilitan. What? Urang-urada. What? Yan, yan. Ay, binabati ko rin. Maganda po ito, no? Sabi, nabasa ko lang dito nga sa comment section. Sabi po dito ni Ma'am Genesis, listening with my husband. Yan. Amen. Yan ang maganda po. Dahil na tanghalian ngayon eh. Tanghalian ngayon. Alright. Maganda na makasama niyo mga asawang lalaki, makapakinig ang inyong mga asawang babae. Again, kanina pinanalangin po namin sa programa na ito para sa ating mga asawang lalaki. Inulit ko, ito ay usapang lalaki. Yeah. All right. Kung meron mang dapat mag-ingay sa comment section, tayo 'yon. Yan. Oy, may binati si Sir Tito. Oh, birthday din pala ni ano, Sir. Ni Sir Edman Dioya. Yeah. Yan. Yeah. Hindi kasi natin ganong nababati minsan pag wala tayong nararamdaman. Yeah. Mahirap kasi magsalita ng walang ebidensya, di ba? Di ba, Sir Noel? Mahirap barilin ang ibong nakatago. Yo. Tama, tama. Tama, tama, tama. And of course, like I said, yung sinasabi ko kanina, mga asawang lalaki, usapang lalaki ito. Yeah. Alright? Huwag kayong mahiya na mag-comment at ilagay dyan sa ating comment section ang mga dapat na may correct sa atin, may katanungan kayo. Pag-usapan natin po yan dito. Gandaan nyo po, ang gamit nating manual na makakatulong sa atin, walang iba kundi ang salita ng Diyos. Amen. Kung walang salita ng Diyos, huwag kayong mag-comment. Huwag may salita ng Diyos ang pinag-uusapan, magkomento kayo. At ibig ko sabihin ay magtulong-tulong tayo sa paglago. Kung ano ang na kailangan, no? Kung ano ang kailangan para sa ikalalago natin, huwag tayong mahiya na i-expose ang dapat na maitama. Yan ang importante sa lahat. Pinag-pray namin kanina yan na bawat isa sa ating mga tatay, mga asawang lalaki, let's be honest on our spiritual condition para patuloy tayong palaguin ng Panginoon. Amen. Babatiin ko lang dito, sir. Sabi po ni Brother Joshua Caleb Verona, CBBC Imus watching. Yan, oh. Wow, amen. Magandang tanghali po sa inyo dyan sa CBBC Imus. Yan, magandang tanghali po sa inyo. And prayerfully, tayo ay patuloy na magsasama-sama sa ano. Magsasama-sama sa paglago sa gawain ng Panginoon. Eh, sisingit ko lang ng bati ito. May nag-message sa akin dito eh. May nag-message sa akin, batiin ko daw yung anak ko. Yan, gising na si Daniel eh. Yan, binabati ko si Daniel. Yan. Danul. Yan, yan si Lolo Pugsan dito. Alright, and again, ay ito na yung panahon natin mga tatay, pag-uusapan natin dito. Noong nakaraan, ay meron tayong guest. Alright, di ba, Sir Noel, Sir Rudy, meron tayong guest. Yeah, amen, at na yung guest natin ay putol yung usapan natin eh. Meron tayong pagpapatuloy sa ating dapat pag-usapan. Bagamat sabi nga natin, dapat yung guest ay makapunta dito at buling bumalik dahil sa kailangan may makasalamuhan niyang may-ari ng tahanan. Yeah. Pero sadyang talagang mailaw panahon. may kasabihan eh. Baka may balat daw. Hindi talaga, pero hindi. Ano po 'yan? Talagang may purpose eh. Yan. Yeah. Yeah. May mga purpose po tayong may purpose na mga kung bakit nawa wala dito ang may-ari ng tahanan, wala dito si Pastor Real at patuloy po nating ipanalangin ang kanyang mga lakad. All right? So again, ay
ipakilala na natin ang ating guest. Of course, guest natin siya noong last Friday. Kilala niyo pa rin siya ang ating guest. Ngayon, tanghaling ito, walang iba kundi si Sir Dennis Quaresma. Amen! Magandang tanghali sa iyo, Sir Dennis. Bati ka muna. Sa pangalawang pagkakataon, ako po ay bumabati sa ating lahat, mga minamahal na kapatid, ng isang magandang tanghali. Amen! And of course, I would not miss to greet also, bagamat maaring ngayon ay nasa himpapawid ng ating mahal na pastor. Maraming salamat po, andito pastor. Nandito pa, sir. Maraming salamat po sa pangalawang pagkakataon dahil maaari ko pong maipahayag yung bunga ng mga salita ng Diyos. Amen. Sa buhay ko. Yes. And of course, I do not want to miss na batiin din yung aking once ay naging girlfriend. Yeah. Ang aking minamahal na kabiyak, si Nida. Villanueva Quaresma. Yeah, nanonood si Ma'am Nida, nanonood siya, nanonood na siya ngayon. Amen. Yeah. Amen. Amen. All right. So again, mga kapatid, patuloy po tayong babalik sa ating buong programa, no? Patuloy tayong babalik sa ating buong programa. And of course, pinag-usapan dito ay yung na-discuss ko nung huli. Dahil so of course, the guest natin ay nagkwento sa atin dito si Sir Dennis Quaresma. Isa sa mga dapat na, which is, sabi ko nga po sa inyo, by the way, let me just make this clear again, na ang bawat isa po sa atin, kaya po tayo nagkakaroon ng guestings, okay? Kaya tayo nagkakaroon ng guestings dito para makita natin yung realidad ng buhay. Alright? Inuulit ko, kaya tayo nagkakaroon ng guestings dito para makita natin ang realidad ng buhay na kung saan, no? Kung saan ay sa realidad ng buhay ay matututo tayo kung paano natin gagamitin ang salita ng Diyos. Kaya nga tayo nag-guest dito, walang itinatago ang mga guest dito, sinasabi nila lahat kung ano yung mga naging problema, ano yung naging paglago, ano yung naituro ng Diyos. You see? And also, maaring nandoon sila sa situation na kung saan ay pinapalago ng Panginoon, kaya ginagamitan natin ang salita ng Diyos. You see, so the last time na napag-usapan natin si Sir Noel and Sir Rudy, itutuloy na natin yon, Sir Dennis, direct to the point na tayo, no? Lakaraan ay naputol tayo doon sa usapan na tinapos natin doon sa part na kung saan ay pinag-usapan natin yung namamadali natin. Yung nagkakaroon tayo ng pag-apura pagdating sa paglago ng ating pamilya. Yeah. Yeah? At nandoon tayo sa ganung kaso, minsan na yun yung nagiging problema natin. You see? Yun yung naging, nabanggit mo yan, Sir Dennis, noong nakaraan, and yan ay pinasubalian natin lahat. Sinabi ko rin po sa inyo yan, na, lalo na sa side ng mga area leaders. Now, mabalik tayo sa inyo, Sir Dennis, Sir Noel, Sir Rudy, babalik tayo kay Sir Dennis. No, pagdating doon sa case na yon, sa pagdating doon sa pag-aapura. Gusto ko lang matanong sir sa inyo, Sir Dennis, kung paano nyo nasabi na, paano nyo nakita mismo sa sarili nyo na yung sinasabi nyo, maaaring naapura ninyo yung paglago? Napakahalaga, sir, na let me just express it, yung kahalagahan po ng yung leading ng Holy Spirit. Actually, yun po yun na ipinaunawa sa akin ng Panginoong Diyos na the reason why palagi akong nag-aapura. At alam ko na hindi lamang po ako, naniniwala po ako na bawat isa po sa atin ng mga tatay na naligtas sa kapahamakan ng impyerno at itinalaga bilang leader, ang layunin po natin ay magkaroon ng kaayusan sa bawat isang miyembro na ating pamilya. But in most cases, yun nga po yun, naging apurado ko and na-neglect ko po yung leading ng Holy Spirit. That's why, even now, ipinapaalala sa akin, familiar naman po itong talata na ito sa atin, bahagi ng Romans Road, sabi niya sa Romans 8:1, there is therefore now no condemnation to them which are in Christ Jesus who walk not after the flesh but after the Spirit. Mm-hmm. So yun po yung napakahalaga na sabi nga, in another passage, na yun yung earnest inheritance natin from the Father. Yeah. Pero many times, whether we admit or not, hindi po natin isasaalang-alang yung paglilid ng Holy Spirit. Dahil marami, ako po, aaminin ko yun, mismo sa sarili ko, dahil since na kami po ay naging bahagi ng church 2010, marami na po akong narinig na salita ng Diyos. Even my whole family. But doon sa maraming salita ng Diyos na yon, maraming pagkakataon dahil alam ko na, even to the point na memorize,
pero yung application pala, ako na lang yung nag-a-apply noon. Mm-hmm. Hindi ko na nakita na yung kailangan na yung Holy Spirit yung mag-lead sa buhay ko. So, yun po sir yung concern kung bakit na-mention ko yung last time. Sir Dennis, sinasabi mo na isa sa nagiging cause ng hindi pagkakaunawaan sa loob ng tahanan ay yung pagmamadali nyo. Yes, sir. Yung facing ng spiritual growth ng inyong pamilya. At sa iyong nakikita, sir, ano po, dahil sa nakita nyo po yung isang iyong problema na yon, sa ngayon po, Sir Dennis, ano po ang inyong ginawa upang sa ganon ay makuha nyo, mawin nyo yung inyong pamilya at maiwasan yung pagtatalo na hindi na idinudulot ng pagmamadali nyo? Ano po ba ang action yung ginagawa sa ngayon, sir? Paunahin po, pag umabot na kami sa punto na hindi kami nagkakaintindihan, although lahat naman kami ay sabi nga saved na, pangunahin po na sabi ko, pag ganun na yung eksena namin, magwakas na muna tayo sa panalangin. Kasi yun naman, I believe, yun yung patuloy na inirimind sa akin ng Holy Spirit na, in fact, mababasa po natin yun. Sinabi ni King Solomon actually sa Book of Proverbs, "It is an honor for a man to cease from strife, but every fool will be meddling." So pag ganun po yun nangyayari, nagwawakas na ako sa panalangin kasi kahit na gaano kahaba pa nga ako, walang-walang hanggang... Sa makatuwid, Sir Dennis, dahil sa gusto nyong matigil kaagad yung argumento, ay nagwawakas na kayo kaagad sa panalangin. Tama po. Opo. Dumarating po ba sa pagkakataon, Sir Dennis, na walang masama sa panalangin? Yes. Ako, lagi ako sa panalangin. Kasi kung tatapusin natin kaagad ang problema sa panalangin na hindi natin napag-usapan yung solusyon ng problema, ay naroroon pa rin, mananatiling problema pa rin yan. Hindi po ba na dumating sa inyong pagkakataon na bago manalangin, ay isettle muna natin yung problema, ano ba ang cause? Kasi alam mo, Sir Dennis, ako may pamilya rin, no? Mm-hmm. At talagang... hindi naman ako, sinasabi ko hindi man ako perfecto, pero minsan dumarating sa aking sitwasyon na kaaway ko ang aking pamilya dahil sa prinsipyo na aking pinaninindigan. Ngunit ang ginagawa ko po, Sir Dennis, kapag dumahantong kami sa ganung bagay, ay pinagsasalita ko po sila. Pinagsasalita ko yung aking dalawang anak, ano ba ang bagay na nakikita mo sa akin na kinakailangan kong baguhin upang tayong sa loob ng tahanan ito ay magkaroon tayo ng maayos na relasyon. So, isa-isa ko silang pinagsasalita at gayon din yung aking may bahay. At para nang sa ganun ay yung problema ay hindi na magtagal. No? Kasi alam niyo po, mga kapatid, kapag hindi po natin sinolve ang problema, manganganak ng manganganak ang problema. Right. At yan ang isang bagay na kung saan nagkakaroon ng hindi maayos na relasyon sa loob ng tahanan. So, Sir Dennis, hindi ba dumarating sa inyong kaisipan na walang masama sa panalangin? Ngunit yung isolve natin talaga yung main issue at magtapos tayo ng maayos at of course sa panalangin ay palagi ko mas effective. Ano sa palagay mo, sir? Tama ka dyan, Brad, kasi tingnan ninyo. Una, syempre, pagka ang kalagayan lagi ng pamilya, hindi ho talaga nawawala ng problema. Yeah. Sa simula talaga nagkakaroon lagi . Yeah. Pero yung panalangin, hindi rin easy na isang tabi. Yeah. Katunayan, kapag nag-deal tayo ng problema, lagi nangunguna lagi ang panalangin. Yeah. Amen. Oh, nauuna yan. Tapos magpapatawag tayo ng meeting o para pag-usapan. O, halimbawa sa pamilya natin, kung ano yung ating ang ating problema, 'di ba? Magpapatawag ng meeting. So ngayon, pag nagpatawag ng meeting, pag-uusapan kung ano ang problema. At bago yun, syempre, mananalangin muna. Yeah. Na upang ang lahat ay magkaroon ng malawak na pangunawa. At after nun, masolusyonan. Kaya nga may meeting. Masolusyonan yung problema. Oh. At kung ano ang makitang solusyon, syempre, ipapasalamat din sa Panginoon. Yun. Tama yun. Ang tawag doon ay conclusion lagi. Meron tayo dapat conclusion.
pangit sa isang tahanan, kapag may problema, katapos pinag-uusapan na, tapos nung hindi nakahanap ng solusyon, pray na lang muna tayo. Dapat lagi yan. Ako naman naniniwala, Brother Dennis, meron laging solusyon na inilaan ang Panginoon sa bawat suliranin. Yeah. Amen. Amen. Diba? Opo, opo. Okay. Totoo-totoo naman yun, sir. Kaya nga, naririnig po natin mismo maging sa ating pastor na kung papaano tayo, alam po natin individually, since na tayo ipinanganak sa mundo na ito, alam natin we are all sinners. Yeah. Oh. Kaya nga, it's good na tayo nire-establish back ng Diyos yung relasyon natin sa Kanya. Yeah. And since na tayo nire-establish back niya yung relationship natin sa Kanya, nandoon yung indwelling ng Holy Spirit. Yeah. Alam po natin yun. And iyon yung practice ko po, actually. Personal at individual kong practice, yun yung binabanggit palagi sa atin, yung relationship. Individual na intimate na relasyon natin sa Diyos. Yeah. And I know, by my own, kung sa sarili ko, hindi ko kayang makipag-communicate kahit kanino. The reason why, ang routine ng buhay ko, pag gising ko sa umaga, meron akong individual at personal na panalangin. Wherein, hinihingi ko sa Panginoong Diyos, ibigay niyo po yung wisdom, understanding, and knowledge sa akin para maganap ko yung responsibilidad ko sa family. And after that, kami, yun po yung biyaya ng Panginoong Diyos na since ang ating pastor patuloy na nagbibigay siya ng yung proseso, baka paraanan. After po ng aking personal na panalangin, that is the time na tinatawagan ko. Ngayon, ganun ang setup namin dahil nandito kami. Tinatawagan ko yung aking asawa and then kaming dalawa, nananalangin kaming parehas. For us to have that common. Sabi nga, isang boses lang na maririnig ng aming mga anak. And that is the time na gigisingin namin sila para naman po doon sa daily family time namin with God. Yeah. Which is, ang pangunahing, wala naman po kaming ibang batayan kundi yung daily devotional ng ating pastor. Kaya hindi po mauubos yung pagpapasalamat ko na yun ang batayan palagi. Mm-hmm. And so that all throughout the day, taking the cue from the Word of God itself, sabi ng Bible, di ba si King Solomon, sabi niya, commit thy works unto the Lord and thy thoughts shall be established. Yeah, so yun po yung, kaya all throughout the day, yun po yung, hindi niwala, kailanman, hindi nag-miss ang Holy Spirit na mag-remind sa atin na gagawin natin. And sa pagtatapos ng araw, yun po yung practice din namin as a family. Ano bang oras yun, especially pag Monday and Tuesday, may pag nasa Bible school yung mga bata. So hinihintay po namin and kami as a family ay nagpe-pray, ipinagpapasalamat, doon namin nasa-summarize, even doon sa prayer yung ano yung ginawa niya sa buhay ng bawat isa sa amin. Amen. So ganun po yung ako, kaya naniniwala po ako na hindi kami, there are times na hindi nga nagkakasundo, yun pa lang, doon pa lang nagwawakas na kami sa panalangin kasi it will just mami yung ako ni yung time, sabi nga redeeming the time. Paano sir yung problema? Yes sir. Pero Sir Dennis, yung ito po yung ang ano po Sir Dennis, yung sabi niyo po kanina, meron pong pagkakasundo. Sa aling part kasi lahat naman tayo, hindi naman tayo like I said, sabi ko nga hindi naman tayo lahat nagkakasundo all the time eh. There are instances na talagang lalo na siyempre po, lalo na sa marami naman pong marami po sa inyo mga nanonood po ngayon, no? Meron marami po sa inyo na hindi po katulad namin. Ako po dito na ako nag-start ng pamilya. So, I mean, meron po yung siyempre, kasulang nga sinabi ko, meron na kayo nakasanayan before na wala yung salita ng Diyos eh, sa pagsasama. So, ibig sabihin ngayon, naniniwala ko for how many years, diba? Diba, Sir Dennis, you can attest to that. Yeah. For how many years na wala ng salita ng Diyos, tapos biglang magkakaroon ng salita ng Diyos, eh, syempre, mas matagal pa rin yung pagsasama ng mga mag-asawa na nakapag-start ng walang salita ng Diyos. Mas marami yung taon na wala eh. Yes, so, sir. The adjustment period is there. Hindi natin pwedeng maitanggi yun. Yeah. Nandun doon pa rin yung adjustment period. Kaya nga, yun yung sinasabi ko po para sa bawat isa sa atin, mga kapatid eh. Hindi nawawalan yung adjustment period. Yeah. Kaya isa yan sa mga, actually ito eh, masegwayan ko lang. Isa yan sa mga nanonood sa preparation, isa yan sa mga nasa mga kabataan ngayon, hindi iyan ay isa sa mga kadahilanan kung bakit hindi tayo naniniwala sa long engagement. Yeah. Para daw makilala nila ng gusto ang isa't isa. No. Magkakaroon at magkakaroon kayo ng adjustment. Adjustment time will always be there. Now, amen. Sinabi ko lang po yan kasi katulad niyo, sa mga nagsasama, katulad sa inyo po, Sir Dennis, sinabi niyo nga po kanina, kaya there will really be time na talagang
yung bagamat naniniwala tayo sa kapangyarihan ng salita ng Diyos, naniniwala po tayo sa panalangin, talagang may adjustment period. Yes, hindi natin pwedeng maiwasan yan. And gusto ko lang yung kanina sinabi mo, Sir Dennis, no, talagang pagka nagkakaroon na ng misunderstanding, pag nagkakaroon na ng misunderstanding, tinatapos nyo po ito sa panalangin. Yes. Yeah, so ibig sabihin, sir, napag-uusapan nyo pa rin po yung misunderstanding before you pray. Yes, sir. Opo. Yun, in fact, tapos, sir, tatapusin nyo na lang sa panalangin. Yes, sir. Doon, pag merong hindi pagkakaintindihan, every time naman, sir, is nagbibigay pa rin naman ang Panginoong Diyos ng salita niya, appropriate na salita niya, wherein madideal po sana namin yung ako na yun. But, yun na nga po, babalik tayo doon sa individual na pagtanggap ng tao doon sa salita ng Diyos. And especially, let me just give emphasis sa mga anak. Naririnig din po natin yan kahit kay Sir Jao, sa mga kabataan. Na alam po natin kung paano kagaling mandaya ang kaaway sa mga kabataan. In most cases, yun po yung yun yung nagiging many times, actually, pagdating sa mga anak, doon merong hindi pinagkakaintindihan. I believe merong tamang pagkakataon na mauunawaan ng bawat isa, then masesettle yon. So, while hindi pa po nasesettle yung bagay na yon, doon po, at yun naman po sinasabi ng Bible, tapusin sa panalangin. In fact, naririnig din po natin maging sa pastor natin. Mm-hmm. Kasi, futile na ibinigay mo na yung salita ng Diyos and yet hindi pa rin masettle. Mm-hmm. So paano niyo po sa ganang inyo po, Sir Dennis, no, para matulungan din natin sa iba, no? Paano niyo na isi-settle yung problem before you end it in prayer? Paano niyo po yun na isi-ano sa kanila? Paano niyo kumbaga naiaayos yung hindi pagkakaunawaan? Mm-hmm. Babalik, sir. Walang iba, sir, kundi ang salita ng Diyos. So specifically, halimbawa, merong isang issue sa particular sa mga anak, yun yung sir, pinagtutulungan namin na ibasahin, ipaunawa, himayin yung salita ng Diyos, and ano yung pwede maging consequences doon sa issue na yun. Mm-hmm. But yun na nga, sir, na since individual ang natin, I do not know kung hindi talaga nauunawaan o ayaw lang talagang tanggalin yung bagay na kailangang tanggalin. Mm-hmm. Kaya humahaba and yun, sir, yung akin. Hindi ko rin may-explain totally, but So parang nasasabi niyo, sir, na ano, parang dumadating kayo doon sa punto na talagang, kumbaga, parang ito na nga yung sinasabi ng Bible, ito, ganyan. So yun yung hindi natatanggap. Opo, sir. Okay. Hindi agad-agad. Yeah. Pero which is, alam niyo po, mga kapatid, totoo po yun. Like, yun po yung sinasabi ko po kanina eh. Totoo po yun. Huwag natin, kaya alam niyo, totoo yung kanina na pinag-usapan natin no last time, Sir Dennis, Sir Noel, Sir Ronnie. Yun yung nabanggit niyo, Sir Dennis, sa karaan eh. Minsan, nadudoon tayo natitempt ng Diablo. Para sa atin na mga, doon tayo natitempt ng Diablo. Ako, sabi ko nga sa inyo, ako personally, dyan natitempt ako, dyan ako na isa yun sa mga, maaaring dyan tayo natitempt ng Diablo na makikita po ninyo na parang ito na nga yung salita ng Diyos eh. Bakit mag ganito? Yeah. So naiaapura na ipipilit natin. Yeah. Pero yun na nga, alam niyo po, maganda rin yung binanggit ni Sir Dennis po kanina na maintindihan din natin. No, para sa kalagayan natin, no, na ating mga asawang lalaki bilang leaders of the home. Tandaan po natin na tandaan niyo po na tayo po, bagamat nakakapakinig tayo sa lahat sa salita ng Diyos, meron pa rin tayong kanya-kanyang pananagutan. Ang pamilya po natin ay may kanya-kanya pa rin pananagutan sa salita ng Diyos. Amen. Kaya ko po ito sinasabi sa inyo. Kasi mga kapatid, ganito po yan. No? Para hindi tayo masingitan ng Diablo doon. Kasi naalala niyo po, binanggit ko po last Friday, maaaring binasa ko po sa Galatians chapter 6 verse number 7. Binasa ko po dito, "Be not deceived, God is not mocked, for whatsoever a man soweth, that shall he also reap." Amen. Now, kaya ko po binanggit ito yung last Friday, it's because baka meron tayong sinasabi natin, we are sowing the seed of God's word sa ating pamilya, pero bakit hindi natin nakukuha sa reaping season yung inaasahan natin? Sabi ko nga po, baka may problema tayo sa pag-sow. Baka yung kapamaraanan ng ating pagtatanim ay hindi kapamaraanan ng Diyos. Ano yung sinasabi natin hindi kapamaraanan ng Diyos last Friday? Yung pagpipilit natin. Yep. You see? Kasi mga kapatid, babalik tayo sa Diyos. Ang Diyos ay hindi namimilit.
You see, amen. Ibinibigay lang sa atin ng Diyos yung katotohanan. Eto na. You see, tayo lang nagbibigay ng emphasis. Tayo na, eto yung katotohanan. Binigay na sa atin ng Diyos. Malinaw, walang question, walang halong pagdududa. As in, crystal clear. Na napakadaling maunawaan natin kung tayo ay magpapasakop sa banal na Espiritu. Mauunawaan nating maigi kung gaano kalinaw ang salita ng Diyos. Amen. Na pwede nating matanggap. Pero ito na nga po yung sinasabi ko. Sa ating pamilya, pag ito'y itinanim natin, mga kapatid, siguraduhin na natin nasa kapamaraanan ng Diyos. Amen. Ang gusto ng Diablo minsan, oy, pilitin mo, pilitin mo, pilitin mo. Ang hindi natin alam, kala natin tuwan-tuwa tayo sa ganung pamaraan. Yeah. Ang hindi natin alam, na ipipilit natin at emotion na yung nagda-drive ng ating sowing ng salita ng Diyos sa kanila at hindi na conviction. Yeah. We want our family to be convicted by our emotional push. Salungat yun, mga kapatid. Hindi po pwede yun. Inulit ko, mga tatay, maging malinaw po sa atin ito. Maging maliwanag po sa atin ito. Alright? May dalawang approach po ito eh. Maaring ginagawa po natin, itinatanim natin yung salita ng Diyos, pero ipinipilit natin. Inaapura natin. Bakit? Kasi gusto natin makita ng mga tao sa paligid natin, oh, kasi ganyang kagaling yung tatay na yan. Ganyang kagaling ka, spiritual yung leader ng pamilya na. Talagang tingnan mo yung mga anak, ang titino. You see? Minsan may gusto tayong ganun patunayan sa tao eh. Pero mali po eh. Kaya nagkakaroon ng reaping. Anong nangyayari ngayon? Sa ganun na ginagawa natin, the more na may nagiging rebuilding anak. Yeah. At tandaan niyo po to. Again, sa mga nasa sa mga nasa ano po no, mga nasa nandito po sa ano, mga tatay, join us in the comment section. Minsan ganito po 'yung sinasabi ko eh. Kapipilit natin. Kapipilit, kapipilit, kapipilit. No. Huwag mong ipilit 'yan. Hayaan mo na pausapin sila ng banal na Espiritu. Amen. In other words, mga kapatid, kaya ko po ito sinasabi sa atin, we have to be careful leaders of the family. Because baka yung pamamaraan natin ng pagsusow ng salita ng Diyos ay puro na lang pilit at gusto natin silang mag-convict sa pangungusap natin at hindi pangungusap ng banal na Espiritu. Amen. Be not deceived. God is not mocked. Yeah. Naintindihan niyo po ba yung phrase na yon? God is not mocked. Mm-hmm. You see? Kaya nga tayo, we have to take that first three words. Be not deceived. Bakit? God is, sorry. God is not mocked. You see? For whatsoever a man soweth, that shall he also reap. The principle is, kung anong tinanim mo, yun ang aanihin mo. Yes, sir. Dapat ganon. Ibig sabihin, kung may tinanim kang maayos, maayos ang pag-ani. Amen. Yeah. You see? Pero wag nga tayong paloko because ginagawa ng Diablo, pinapabayaan tayo minsan magtanim ng salita ng Diyos, pero hindi sa pamamaraanan ng Diyos. Kaya yung reaping natin, bakit nagtanim naman ako ng salita ng Diyos? Ba't ang reaping ko, rebelde yung anak ko? Yeah. Mm-hmm. Balik ka dun sa sowing. Amen. Balik tayo dun sa sowing. Inuulit ko, paano natin ginagawa? Baka naman, ang conviction, ang gusto na nating mangusap, ay pangungusap na natin, hindi na pangungusap ng Diyos. That's it. You see that? Napaka-importante yan. Kaya ko po ito, kaya ko ito sinasabi sa atin. Kasi most of the time, no, ayun yung sinasabi ko, most of the time, ito yung nangyayari. Ito yung nangyayari. Yan yung first thing na gusto sinasabi ko sa inyo, dalawa yung i-approach ko po dito. Eh. Una, ganyan ang nangyayari. Tayo na ang gusto nating mangusap. Gusto na natin na sa pagpapaliwanag natin, doon agad sumunod yung anak. No? Let the Holy Spirit talk to him. Amen. As you teach him. Yeah. Kaya nga napaka-importante na every dealing of the family, from the start and from the end, may panalangin. Amen. Yes! You Amen. See? Yes! Ako, sabi ko nga po sa'yo, hindi ko sasabihin sa inyo as illustration to tell you that nanonood ng asawa ko, nandiyan dyan si Daniel ngayon. Kita nyo, binati ko kanina. Yeah. Nakita niya yan. Na noong nakaraan na pinalo ko si Daniel, nanalangin kami, pinaliwanag ko sa kanyang kasalanan niya at ang naging resulta ng kanyang kasalanan. Amen. Nang hindi niya pagsunod, naintindihan niya na anong kasunod, ang sabi ko sa kanya, para muling maalalahanan, mapaalalahanan ka na hindi mo nagawin yan, na maalala mo yung resulta, kailangan kang mapalo. Amen. You see? Now, naintindihan niya yun. Madali ang pagpalo. Bakit? Naintindihan eh. Yeah. You see, anong pinangpaintindi ko sa kanya? Salita ng Diyos. Binanggit Amen. Ko sa kanya yung rod of correction. Nandiyan si Ma'am Yang, nanonood, she can attest to that. You see? Now, kaya ko sinabi sa kanya, kaya ko ginawa sa kanya yon para madali ang pagtanggap niya sa correction because gamit kong salita ng Diyos Amen. At madali siyang magpasakop sa banal na Espiritu. But, again, hindi natin pwedeng pagpare-parehasin. Yeah.
Gawin lang natin yung bahagi natin. Let the Holy Spirit do the rest. Amen. Now, kaya ko po sinasabi, mag-ingat tayo. Inulit ko, ang una natin dapat pagkaingatan, fathers, leaders of the family, mapadiling sa asawa natin at mapadiling sa atin pong mga anak. We have to make it sure that we're dealing with the problem spiritually and not emotionally. Amen. Maging honest tayo sa Panginoon because sabi ko nga sa inyo, malalaman nyo yan sa reaping. You see, kung ang reaping ay may rebellious na anak pa rin tayo, meron tayong brawling woman pa rin inside the house, ay baka mali nga ang sowing natin. Yes, sir. Amen. Baka mapilit ka lang. Magaling ka lang mamilit, pero hindi ka magaling manalangin. Yeah. You see that? Kaya kung sinasabi sa inyo yan, fathers eh, because, kumbaga, parang may inip tayo mo siya, tagal naman magbago ng ganito, ganyan. Oh, you see, that's the first. Yeah. Ano po yung pangalawang approach na sinasabi ko? Sinasabi ko po ito sa inyo, ito naman po bantayan natin. Para naman sa mga tatay na may attitude na, eh, kaya nga ako, sir, tama na yung isang salitaan eh. Hoy, mali rin kayo dyan. Mag-ingat kayo dyan. Amen. Hindi rin po pwede. Ako, honestly speaking, ako maingay ako sa bahay. Yeah. You see? Alam, again, sinasabi ko po yan. It's because, hindi yung, minsan, naririnig natin, mabunganga yung asawang babae, ganito, ganyan. Mm. Pero alam nyo, dapat na marinig sa loob ng tahanan na palaging nagpapaalala, anong instruction ko sa'yo? Anong dapat mong gawin? You see? Yeah. Bakit nag-make face ka sa nanay mo? Bakit ang tagal mo sumunod sa instruction ko? Bakit? Sino dapat nagaganon sa bahay? Hindi dapat yung nanay. Yung nagbibigay ng instruction. Yeah. Amen. Sino yun? Tayong mga leaders. Yep. You see, mag-ingat din po kayo because yung mga silent type yung attitude na ipapalusot natin sa Panginoon. Eh, kasi ako, hindi ako gano'n kasi masalita, sir. Eh. Basta sinabi ko na yung ganyan, hinahayaan ko na yung lahat sa Diyos. Eh. Yan yung mga pang-segue ng, minsan, segue ng katamaran sa pagdidisiplina ng pamilya. Maging maingat din po kayo dyan, mga tatay. Maging maingat din po tayo dyan, fathers. This is the truth na kailangan nating tanggapin. Na kung tamaan man tayo, tanggapin natin para maitama tayo. Amen. Kaya nga tayo tinatamaan ang salita ng Diyos para matama tayo. Yes. Huwag tayong umiwas tamaan kasi pag umiwas tayong tamaan ng salita ng Diyos, hindi tayo maitatama. Amen. At ang magkakaroon sa atin, dito, tama na dito yan. You see? Now, kaya ko po inagay, balik po tayo kay Sir Dennis. Yun ang sinasabi ko kanina. Totoo yun eh. Totoo yung sinasabi ni Sir Dennis kanina. Alam nyo, may individual tayo kasing pananagutan. Amen. Sinasabi ko rin po yan sa pulpito. Sinasabi ko rin yan sa mga anak. Kaya nga naririnig nyo po, if I'm preaching, I'm always telling the young people na hindi nyo na pwedeng sisihin ng magulang ninyo kasi nakakapakinig din Amen. Kayo. Amen. You see? Yan, isa yan. Pero again, sa side natin dito, you know, ito yung napakahalaga. Napakahalaga. At least, narinig nyo po. Tinan nyo po ha. Narinig nyo po ito kay Sir Dennis. You see? Ganun po ang nangyayari. Kasi dapat po talagang maiwasan. Kasi kapag pinilit, you will never also like the outcome. Yes, sir. You see? Naalala ko naman. Again, sabi ko nga, Sir Noel, sir, ewan ko, pamilya sa inyo tong ganitong excuse eh. You see? Yung pamilya na excuse na, yung mga reasons na lumalabas na, eh, kasi pag damor na hinigpitan mo yan, damor na magkakawala yan. Damor na magpupumiglas yan. Yun yung sinasabi ko po sa inyo. Paano ka ba maghigpit? At the word is actually higpit. The question is, paano ka ba magdisiplina? Yeah. Yes. Yun yung sinasabi ko, Sir Noel, Sir Rudy. Yeah, come on. Ihiyata natin yung pagtatanim nyo ng salita ng Diyos. Tandaan niyo po, mga asawang lalaki, kahit sabi ko nga eh, baka yung results is may brawling woman pa rin sa loob ng bahay. Yeah. Salita naman ang Diyos, lagi kong sinasabi, bakit ito pa rin to? Bakit parang lagi akong kinakalaban pa rin ang asawa ko? Siyasatin mo yung pagsusow mo. Yeah. Siyasatin mo yung, siyasatin natin yung pagsusow natin, mga tatay. Amen. Inuulit ko, siyasatin, be not deceived, God is not mocked. Amen. Siyasatin natin, maging honest tayo sa oras na ito. Amen. Narinig nyo naman, nagiging honest Sir Dennis sa atin, dumating siya dun sa point na yun, na nag-aapura. And sabi ko nga last time, lahat tayo, dumarating sa ganyang sitwasyon. Amen. You see, ang kailangan lang ay maging honest tayo. Yes. Kasi hindi tayo makukorek dyan sa ganyang bagay kung hindi tayo magiging honest. Amen. You see? Right. So again, inuulit ko, natutunan po natin yan. Napakaganda po ng nabanggit niya. Kaya napaka-importante yun. Tama po yun, yung sinabi ni Sir Dennis Carey. Tatapusin yun sa panalangin.
Of course, maaring may hindi mag-give in. Well, titigas pa ba sa Diyos yan? Yeah. Yeah. That's the point. Yes. Titigas pa ba sa Diyos yan? Pero again, dahil ating programa ito, inuulit ko, ating programa, episode natin ito, mga tatay, episode natin to mga asawang lalaki, episode natin to man of the home, episode natin to leaders. This is our episode. Friday episode is our episode. Siyasatin natin ang ating sarili. Amen. Yes, sir. Ingatan natin, baka mali ang pagsusow natin. Yes, sir. Amen. Mali. Naniniwala ako, Sir Noel, Sir Rudy, kayo, ikaw, lalo na, Sir Noel, nagtatanim ka. Yes! Sir Noel, alam niyo yung mga ganitong bagay. Lahat sa, kaya nga umuwi ka dito, may mga gulay-gulay tayo eh. Di ba, sir? Yes, sir. So, may naniniwala ako, merong maling pamamaraan na ng pagtatanim. Tama ba ako, sir? Tama po. Meron. Di ba? Merong maling pamamaraanan. Maling pagpili ng lupa. Yeah. Mga ganun ba, sir? Di ba? Maling pag-aalaga sa iyong tinanim. Kasi hindi lang po yan, di ba, Sir Noel? Ikikwento nyo to. Kaya ako sinasabi sa ito eh. Sa inyo po ito eh. Laging kinikwento yan. Kasi speaking of gulay, kasi yung usapan, alam mo naman yan. Basta gulay talagang, yan yung mga, talaga eh. Snacks natin yan eh. Yeah. Yeah. Pero, okay. Paborito natin yan. Wala naman dito yung kapatid ko eh. Anyways, again, katulad ng sinasabi ko po, hindi lang kasi sa pagsusow. Yeah. When you sow, aalagaan mo pa yung tinanim mo eh. Amen. Hindi yan basta, Father, since sinasabi ko sa inyo kanina na, ako kasi kaya ako isahan lang eh. Hindi pwedeng isahan lang. Saan ka nakakita na nagtanim na pagkatapos mong ilubog yung binhi o yung seed doon sa lupa, pinabayaan mo na nagkusa na tumubo ng napakagandang tubo? Hindi pa pwede yun. That's true. Amen. Aalagaan mo pa yung pagtubo niyan. Aalagaan pa natin yan. Didiligan mo yan. May tamang oras kasi silipin mo yan. Meron pa yan. Tatanggalin mo pa yung aagaw ng kanyang sustansya, vitamina ng halaman na yan o ng tinanim mo. You see, hindi yan lang basta tanim. Yes, sir. Yan sinasabi ko mga asawang lalaki, mga fathers. Hindi yung pwedeng isang sabihan lang, narinig mo sinabi ng pastor ha, pag hindi pa kayo tumino dyan, talaga naman eh. Hindi pa pwedeng ganun lang. That's anong right. Follow up mo? Anong sunod mong ginagawa? Dapat may mga kasunod yan. Amen. You see? Pero hindi yung kasunod naman na pa sinasabi ko kanina na, ano ba yan? Palagi na lang nagsasabi sa inyo, wala na kayong ginagawa, ganyan. Yan. Hindi naman na ganun. Convict, gusto mo na ma-convict na sila ngayon sa'yo. Hindi na conviction ng Holy Spirit. Gusto mo ma-convict sila, ang conviction nila ay mag-base sa emotion mo. Hindi pa pwede yun. Hindi pa pwede yun. Let's sow the seed according to God's way of sowing. Yes! Yes! You see that? Lalo na pinag-uusapan natin dito, ang seed na tinatanim natin, salita ng Diyos. Yep. Yeah, now, ito po, right. Sir Dennis, since being our guest, no, ito na muna yung gagawin natin na last na katanungan po dito dahil inabot na po tayo alauna eh. Lahat naman tayo, of course, lahat po tayo ay nagkakaroon ng problema. Again, walang excuse dito. Inulit ko sa ating mga tagapanood, walang excuse dito. Amen. Lahat na naririnig yung guest dito, lahat na naririnig natin mula sa ating mahal na pastor, lahat tayo damay. Yes! Alright? Yes! Kasi kaya nga nilagay ng Diyos ang programang ito para lahat tayo lumago. Now, here's the point. Ito po yung question ko, Sir Dennis. Para ito yung pinaka-last na ating katanungan at dito tayo magtatapos sa ating sa inyo pong pagbisita sa aming programa. Hindi ko alam kung sa bagay, hindi ko alam kung magkakapangabot pa na. Sir Jow. Yes, sir. Yes, meron sir. Kasi rito nag-comment na si Dennis Kabariba. Yan, maganda. Ito sabi niya rito, how long po ang panalangin if kung ganun pa rin po? I-give up na lang po ba? Or continuous pa rin po? Kung speaking, gusto mo muna sagutin yan, sir? Gusto niyo muna sagutin yan? O bago ako sumagot, may gusto kayong dyan? Sir Noel? Sagutin muna, sir. Okay. Ito po yan, Sir Dennis. Yeah, maganda po yung tanong na ito ni Sir Dennis. Okay? Kung ang tanong po ay kung hanggang saan, hanggang kailan, ang how long natin ipapanalangin, kung ganin pa rin yung dinidisiplina natin, well, wala pong binigay na timeline ng Diyos. Yes, sir. Amen. Amen. Alam niyo po, isa ito sa mga dapat nating ma-correct sa atin. Amen. Pag manalangin tayo, huwag natin bigyan ng... anong tawag mo na? Timetable. Huwag natin bigyan ng timetable. Madali magsawa. May isa pang terminology. Ultimatum. Ultimatum. Huwag natin bigyan ng, Panginoon, papanalain ko sa ito, baka naman sa susunod na taon, matinuna tong anak ko. No.
manalangin ka lang. Amen, yeah. Amen. Walang binigay na timeline ng Diyos. Isa yes. pa, huwag ka agad umasa na yes. You see? Basta sasagutin ng Diyos ang panalangin mo. Amen. Kung kailan niya sasagutin yan, pag-aaralan mo kung bakit hindi pa sinasagot. Yes, sir. You see, ilapit yeah. mo sa Panginoon. Humingi tayo sa Panginoon ng tulong. Yeah. Bakit hindi pa sinasagot ang panalangin ko na ito? Yeah. You see, alam niyo po, tandaan niyo, ang Diyos magaling magturo. Tama. Amen. Alam ng Diyos kung paano tayo tuturuan mga leaders of the family para sa pamilya natin. Yes, alam ng Diyos kung kailan po, ito po yan, ito yung totoo niyan eh. Alam ng Diyos, minsan alam ng Diyos na kailangan niya muna tayong turuan para sumunod yung pamilya natin. Amen. You see? Kaya nga, kung tayo po ay nananalangin, wag nating bigyan ng timeline ng Diyos. Wag nating bigyan ng ultimatum ng Diyos. Walang sinasabi po sa Biblia kung hanggang ilang taon tayo mananalangin. You see? The point here is this, lagi tayong manalangin. Marami kasing avenues yan, mga kapatid. Eh. Pag pinag-usapan na yung prayer, lalo na pagdating sa pamilya natin. Eh. Kasi maaari kasi, mga tatay, mga asawang lalaki, maaari kasi pagkapang may problema lang tayo sa pamilya, tsaka lang tayo lumalapit sa Diyos. Yes, sir. Kaya minsan, pinapahintulutan ng Diyos na tumagal yung problema sa atin para tumagal din tayong makipag-usap sa Diyos. Amen. Kasi ito po yung sakit ng mga tatay. Mas matagal tayo sa oras nating magtrabaho. Amen. Pang physical kesa kumausap sa Diyos para sa spiritual. Yeah. Na, di ba? Tama po ako? Tama Amen. Po ba tayo dyan? Nagkakamali po ba tayo dyan? You see? Now, the question, yung pangalawa niyo pong tanong, kung i-give up mo na lang po ba or continuous pa rin, pag gine-give up mo, ibig sabihin, yung panalangin nyo, hindi totoo. Yeah. You see, bakit kayo nanalangin, tapos i-give up din kayo? Sino ba yung pinapanalangin na natin? Kanino ba tayo nananalangin? Sa Diyos. Therefore, kung gumive up tayo sa panalangin, kung i-give up natin ang panalangin, hindi ba tayo naniniwala na yung panalangin ay sasagutin? Yep. Aha! Yan po yung sinasabi ko po. Yan yung mga dapat na dapat nating maintindihan. So, ang sagot dyan is, tama po yung sinabi nyo sa dulo, continuous pa rin. Amen. You see? Amen. Continuous pa rin. Tuloy-tuloy pa rin ang dapat po nating panalangin. Again, yeah. inuulit ko, huwag nating bigyan ng timeline ng Diyos. You yeah. see? Alam na Diyos kung kailan. Sabi ko nga sa inyo kanina, mga tatay, mga asawang lalaki, mga leaders of the family. Sabi ko nga po sa inyo kanina eh. Alam na Diyos na mas malakas pa tayo mag-google ang oras sa trabaho kaysa makipag-uusap sa kanya eh. Yes, sir. Amen. Sir Rudy, right, as an area right. leader, di ba? Totoo yan. Parehas kayo sundalo, Sir Dennis, Sir Noel. Di ba? Mas mahaba ang oras minsan. Na mas gugustuhin pa nga, mag-duty na lang. Yes, kaysa sir. Kausapin ng Diyos para sa pamilya. That's You see? May ganyan tayo. We cannot deny the fact, fathers. Because buong akala lang kasi ninyo, ang papel lang ninyo ay maghanap buhay para sa pamilya. Ang tamang paghahanap buhay sa pamilya, hanapin nyo yung buhay ng pamilya nyo sa Diyos. Amen. Huwag nyo muna sa mundo. Yes. You see, i-priority nyo ang Diyos, ipangalawa nyo ang mundo. Yung pangangailangan natin dito sa mundong ito, alam ng Ama na pangangailangan natin yan. Amen. You see, sinabi niyan sa book of Matthew. Therefore, kung alam na ng Diyos yung pangangailangan natin, eh bakit pangungunahan mo siya sa alam niyang pangangailangan natin? Amen. Kaya po yung sinasabi sa inyo, sinegwian ko po yan kasi nga, baka kaya minsan pinapatagal ng Diyos ang pagsagot sa panalangin, gusto ka lang niyang makausap ng matagal. Kasi, bihira kang tumagal makipag-usap sa Diyos. Yes! Tayo ha, lahat ng mga tatay, hindi Amen. Lamang po ito, para kay Sir Dennis na nagtanong, sa lahat na ng mga tatay, yes, sa lahat na ng mga asawa, sa lahat na ng mga padre di pamilya. Amen. Yeah. Alam kasi ng Diyos na mas matagal ang panahon natin, mas matagal ang panahon nating magtrabaho para sa pamilya natin kaysa kausapin ng Diyos para sa pamilya natin. Amen. Isa yan sa mga i-consider nyo kapag nanalangin tayo sa Diyos. Pambira, dinadala ko na nga kayo sa simbahan. Pinapayaan ko na sa simbahan. Ganyan pa rin kayo pag uwi nyo. Yeah. You see? Eh baka naman kasi sila lang ang pinapapunta mo at ikaw, hindi ka naman nasama. Amen. You see? Nag-expect ka kagad ng katinuan ng anak mo na pagsunod sa salita ng Diyos, eh, ikaw naman na padre pamilya, hindi ka nakikitang sumusunod sa salita ng Diyos. Amen. You see that? So may mga pamaraan ng Diyos. Huwag natin bigyan ng ultimatum ng Diyos. Huwag natin hanapan ng date ang Diyos kung hanggang kailan. That's right. The question is, magpatuloy ka lang. The point here is, magpatuloy ka lang. Amen. You see? Yan po ang tatandaan natin. You see?
So again, tuloy na ako doon sa pinag-usapan natin at ano ko Sir Dennis, na nasabi ko kanina. Lahat naman tayo ay dumarating sa sitwasyon. Lahat tayo ay meron tayong battles na kino-confront ngayon. Amen. Lahat tayo, lahat. Yeah. Ako, Sir Noel, Sir Rudy, yes. And ganun. Sa ngayon Sir Dennis, ano yung masasabi niyo sa inyo po ito? Ano po yung masasabi niyo battle na kino-confront niyo ngayon na hanggang ngayon ay pinapanalangin niyo sa Panginoon na lumago kayo spiritually? Amen. Sa bagay na yan. Kayo po ha. Hindi ako sir, mismo, yun nga yung, na-mention ka na before yun yung pag-aapura. Uh-huh. And God gave me that specific answer na kung saan ito ngayon yung palagi kong hinihingi sa Panginoong Diyos na ma-i-apply ko. Specifically sa Holy Spirit kasi ito po yes, yung, sir. Yes, sir. Ito yeah. yung sinabi ng pastor. Galatians, yung Galish, yung bunga. But the fruit of the Spirit is love, joy, yeah. peace, mm-hmm. long-suffering. Yeah. Yun. Gentleness, goodness, faith, meekness, and temperance. Ito po yung binabalik-balikan ko sa Panginoong Diyos na makita sa araw-araw, maging consistent sa buhay ko. Kasi not until, ito nga, nung nakaraan sir na ako na-mention natin itong bagay na ito, hindi po pwedeng isa sa mga bunga na ito ng banal na Espiritu ay hindi makikita sa atin. Amen. Yeah, I believe with all my heart na kailangan talagang makita lahat itong bagay na ito. Yeah, that's good. Yeah. Come on. Kaya yun po yung concern, yun yung tuloy-tuloy. Sabi nga, yung panalangin, habang humihinga ako, yun yung idinudulog ko sa Panginoong Diyos, sir. And while waiting, yung bagay na yun, na magkaroon ng kaganapan sa pamilya ko, hindi ko pa rin dinidiscount kasi sabi ko nga, individually, isang araw, haharap tayong lahat sa Panginoong Diyos. Meron akong personal at individual na account pa rin. Pananagutan, opo. Yeah. Kaya habang hinihintay ko po yun, since ako'y naligtas, I need to continually do that part ng buhay ko, yung mag-minister doon sa mga kasundaluhan. Although sabi ko nga po, yung sa CSI ministry is alam na po natin yun, pero hindi po yun mawawala sa araw-araw na habang humihinga tayo, may makakasalubong tayong tao, unsaved. Yeah. Kaya ito po yun. And hanggang ngayon, sundalo pa rin po ako. Kaya kanina nga, bago ako pumunta rito, galing ako doon sa pagpa-follow up doon sa ASCOM, sir, wherein yung chief ng G8, education and training, ito yung binibigyan ko ng emphasis sa kanila na, sir, napakahalaga na kan. Kung alam natin, sa institusyon ng military, meron tayong education and training. Yun na nga yun, military education and training. Mm-hmm. But what if we'll consider yung kahalagahan, ma-institutionalize yung biblical education and training. Kasi merong army, may transformation sir eh. Mm-hmm. And for us na magkaroon ng transformation, kailangan yung character development. And there is no other way for us na ma-develop yung character except na babalik tayo, maiidulog natin sa Panginoong Diyos at i-apply natin yung salita niya. Ito po yun, araw-araw na kan sa buhay ko sir. Mm-hmm. So I believe nasagot ko po yung tanong niyo sir na kan Sir Jao. Yes sir. Opo, nasagot niyo po sir. Yeah, maraming salamat po Sir Dennis. Alam niyo po totoo po 'yan eh. Yeah. Maganda po 'yan. Matuto po tayo dito. Yeah. May mga problema po tayo, inuulit ko, may mga problema po tayo mm-hmm. na hindi natin masusolusyunan sa sarili natin. Yes sir. Amen. Katulad niyan, ang battle na kino-confront, ang hinaan, ang binabattle po ay ni Sir Dennis ay doon sa sinarinig natin doon sa pag-aapura. Pagdating sa pagtanggap ng salita ng Diyos at pag-apply ng salita ng Diyos. Pero kita nyo po, napakaganda ng sagot na yun ni Sir Dennis din po sa atin. At dapat matuto tayo. Lahat tayo kailangan natin. Sabi niya po, ang ginagawa niya ang pagharap po dito ay nasa Galatians chapter 5 verse 22. Ano po yun? The fruit of the Spirit. Amen. Anong meron po doon? Andun yung long-suffering. Amen. Nakita niyo po yan. Yung makakatalo sa pag-aapura na problema natin, long-suffering. Yep. Amen. Alam niyo po kasi ako Sir Noel, naririnig mo naman Sir Noel, nag-uusap tayo. Diba? Yeah. Minsan ay ako naaalala ko to, nabanggit ko rin dito kay sa iyo Sir Noel personal. Nabanggit ko dito noon eh. Minsan may mga tanong ako Sir Noel, naaalala mo. Itong mga to, 'di ba? Parang ang tagal na nila di sa gawain. Talaga bang ganun na hindi niyo ganun, hindi nila ganun matanggap, hindi nila ganun mai-apply? Mm-hmm. Matagal na nilang kasama yung pastor. Yeah. You see? Diba, may ganyan tayong usapan, yes, Sir Noel, di ba? Yes, you see? Right. But again, yun ang sinasabi natin eh. Hayaan natin sila kung kailan. Maaring late bloomer sila. Yeah. Well, business na nila yun sa Diyos. Amen. You see? Business na nila yun sa Diyos. But the point here is this, magpasakop pa rin tayo sa banal na Espiritu. Amen. Ang makakatalo pa rin dyan ay magpasakop natin sa banal na Espiritu. Amen. Yeah. Sir Rudy, any last words natin, encouraging words natin para sa mga panauwin natin? All right.
Alam nyo kanina, nabanggit natin yung pagtatanim. Yes. Ang totoo talaga niyan, ang laki ng prinsipyo ng pagtatanim. Ang laki ng mapapakinabangan natin. Yeah. Oh. Marami tayong aral. Oh, oh. Marami talagang aral na mapupulot when it comes sa pagtatanim. Alam nyo, sa, na lagi kong itinatanim sa isip ko, kasi sa larangan ng pagtatanim, na una, yung gusto nating, yung kalagayan ni Sir Dennis, yung sabi niya yung sa fruit of the Holy Spirit, yung long suffering at saka temperance. Yeah. Ano yung temperance? Yeah, that's it. Long suffering, temperance. Yung, yung long suffering at saka temperance, iilan lamang ang mga taong na ginagamit yung bagay na yan. Yeah. Kasi mostly ang gusto ng tao ay joy, peace, gentleness, goodness, faith, meekness. Amen. Pero yung long suffering at saka temperance, ayaw i-practice. Yeah. Sa loob ng tahanan. Bilang leader, ayaw niya i-practice. Yeah. Knowing na, sabi nga, yung pagtatanim, kanya-kanya tayo ng tawag dito, pamamaraan o yung tipong paano tayo kinausap ng Panginoon kung kailan tayo lumago. Yeah. Iba-iba yung oras eh, iba-iba yung panahon. Maaring hindi sabay-sabay tayong lumalago. Tama yan. Ano? At yung mga bata, yung mga anak natin, aminin natin, medyo nahuhuli. Yeah. At kaya nga hindi ganun kabilis yung pagtanggap nila sa prinsipyo ng salita ng Diyos. Yun. So kung ganun ang nasa loob ng tahanan natin, at yun ang, ang ating dinidilig-diligan, pero sabi nga, hindi sumasabay sa paglago natin, eh gamitin natin itong fruits of the Holy Spirit. Yes, sir. Eh, sabi nga, dalas-dalas. Actually, nasa atin na to. Yeah. Nung tayo'y naligtas, ay tinanggap natin ang banal na Espiritu, kaya amen, nasa atin na ito. Yeah. Ang ayaw lang natin, ang i-practice ito. Yeah, that's right. At, yun, isa sa mga nakita ko. Mm-hmm. And then, pagdating naman po sa larangan ng pagtatanim, tandaan natin, bilang tatay, kasi ang ating mga anak o ang membro ng ating pamilya, itinuturing natin yan silang isang mahalagang halaman sa na ating tinanim. Yeah. Maglagay na tayo ng halamang paborito natin tong gulay na to, yung ampalaya. Yung paborito natin yan Samahan pa ng bagong isda. Kapag tayo ay nagtanim ng ampalaya, talaga hindi mo dapat, hindi lang basta inilagay mo yan sa lupa tapos tutubo na yan, didilig-diligan mo lang, ay ganun na. Yeah. Hindi ganun. Kaya talagang pag nagtanim ka ng ampalaya, pag tumubo ang ampalaya, maliban sa dinidiligan mo, ay binabakuran mo. Amen. Binabakuran mo, which is prinsipyo pa rin ng salita ng Diyos. Amen. Ang pambabago natin dyan. Yeah. At kahit lalo na habang lumalaki yan. Habang na. Kasi bilang leader, pagagapangin naman natin yan sa isang daan kung saan siya dapat mapunta. Amen. Kaya gagabayan mo. Kaya nga lalagyan mo ng gapangan. Yeah. Upang sa ganun, kung saan mo gustong pagapangin yan, ay doon talaga. Which is, yun ang goal mo sa iyong pamilya. Which is, yun talaga yun. Para nang sa ganun, pagdating ng araw, pag namunga yan, ay hindi ka mahirapan mamitas. Yeah. Alright? Kasi pag hindi ka nakakitakit ang bakod. Eh baka mamaya yung gumapang yan sa kabilang bakuran o sa kabilang bahay dumapo. Tapos mapatawid ka sa kabilang bakod. Mahirap pang istorya na naman. Kaya talaga dapat nating bakuran, dapat nating pagapangin kung saan natin sila gusto dalhin, kung saan doon sa goal na gusto natin. Amen. Pero katulad ng sinasabi natin, lahat yan ay ayon na rin sa biyaya ng Panginoon, pinag-uusapan, isinisettle ang problema sa loob ng bahay, inuunawa ang membro ng pamilya. So, ganun tayo Yan totoo yan. At kung aapurahin natin, wala pong halaman na inapura para, uy, bumunga ka, tumubo ka agad. Walang ganun. Talagang merong ibinigay na takdang oras ang Panginoon sa mga bagay-bagay upang bumunga. Gayun din, maunawaan ng ating anak ang nais nating ituro sa kanila. Yan yung long suffering. Pero hindi yan mo. Kaya nga sabi nito ni Dennis Diaz, papanalangin, wag mong ihintuan manalangin. Yeah. Wag kang muminto. Didiligan mo talaga, wag mong pagsasawaan. Anak mo yan, tinanim mo yan, andyan na yan. Isang problema, ito aminin man natin sa hindi. No? Isang problema natin sa loob ng tahanan bilang isang tatay, yung ating temperance. Even ako personally, minsan hindi ko nababantayan ang aking sarili. Yeah. At hindi ko nakokontrol yung aking temperance, magiging hot temper ako. Mm. No?
Dahil nga, syempre, may kaisipan tayo na tayo yung leader, dapat sumunod kayo. Yeah. Diba? Ganun. Totoo yan. Pero, yun dapat ang isa nating babantayan sa loob ng ating tahanan. Yeah. At sinasabi ko, Brother Rudy, kasi long suffering at temperance yung binanggit mo eh. Yun talaga ang pinakaayaw na ayaw ng isang leader ng tahanan na pag-usapan yung temperance, no? At yun yung sinasabi ko, Brother Rudy, na yung temperance ko lagi ang siyang aking binabantayan sa loob ng aking tahanan. Mm. No, kasi alam niyo, iba kasi ang mundo ng militar eh. Ang mundo ng militar talaga pag sinabi mo. Obey first before you complain. Yeah, that's it. And, but that's not Christianity. May gentleness pa. Nawawala to na yung gentleness. That's right. That's right. Walang problema yung fruit of the Spirit. Andiyan na, naka-build in na yan sa salita ng Diyos eh. Ang pinaka-problema natin mga kapatid, lalong-lalo na sa ating mga tatay, ay yung application ng fruit of the Spirit. That's right. Nasa atin na lahat yung ano, pero yung, kung yung temperance natin mga kapatid, hindi natin makontrol. Do you think magkakaroon ng kaayusan sa loob ng tahanan? Mm-hmm. And yan po yung isang bagay na siyang aking ipinapanalangin. Personally, amen. Ako yeah. Sinasabi ko ito kasi baka sa mga viewers natin, hindi lang ako may problema nito. Yeah. Tama. Ito rin ay problema ninyo. Yun yung sinasabi ko kanina eh. Yeah. Yes. Lahat tayo may hinaharap na battle. Yes. Personal, amen. Spiritual battle. Oh. Kaya natin inilalabas yan dito para malaman po nating lahat, lalo sa ating mga leader ng tahanan, mga padre de pamilya, mga asawang lalaki na kailangan nating magpakalalaki para tanggapin ang pagtatama ng Diyos. Yes! Tuloy, Sir Noel. Yes! Kaya kinakailangan talaga natin bantayan yung ating temperance. Yeah. Ako talaga, yun yung isang sabi ng aking kasamahan sa bahay, eh, lagi kang galit eh. Yeah. Naririnig niya. Nasasabihan ka rin ba nun? Sinasabihan ako niyan. Kasi akong pinakamaingay sa loob ng bahay namin. Yeah. Hindi ako galit. Nag-e-emphasize ako. Naalala ko yung may ganyang artist. Galit ka ba? Nagpapaliwanag lang. Kung i-insist natin na talagang ganun, wala pong kaayusan sa loob. Amen, amen. Yeah. And yan po yung isang bagay na binabantayan ko. Yeah. Personally, ako yung nagsasalita sa ganang sarili ko. Yeah. Amen. At baka ito rin po ay problema ninyo kung kaya pagtulungan natin. Yeah, that's right. Natin, that's right. Sa biyaya ng salita ng Diyos. Kaya tayo may ganitong programa. Kaya may isa tayong programang ganito. No? Isa lang ang goal natin. No? Wala tayong inilalagay sa kahihiyan dito. Yeah. Ang ating layunin ay mapabuti at mapaganda tayo sa loob ng tahanan, yung relasyon natin. At higit sa lahat, yung ating maayos at magandang relasyon sa Diyos. Na ang yeah. Diyos, ang siyang, lagi sinasabi nga ni Pastor eh, nakikita ba ang Diyos. Diyos sa loob ng ating tahanan? That's right. Ayun, magandang katanungan pag nagkakaroon ng bangayan sa loob ng tahanan yeah, eh. Yeah, yeah. Asan ang Diyos? Realidad yan. Oh. Ang masaklap nito, puro bangayan. Oo, oh, puro bangayan. Nasa loob ng tahanan yan, samantalang pwede nung naman pasayay ng tahanan. Paano makapag-firing yung cowboy kapag laging bangayan? Dapat tayo mga cowboy, mga mandirigma, talaga dapat pag-aralan natin. Yeah. Amen. Walang bagay na hindi na pag-aaralan. Nabanggit mo yung pagka-cowboy. Sabi yeah. tuloy ng Sir Dennis. Oh, Sir Dennis din kasi ito eh. Dennis Cabariban Diaz eh. Sabi niya, pwede po ba kayo maging mentor ko? Hehe, correct po yan. Tama po yan. Yan. May pastor tayo na pwede nang magturo po sa atin. Lahat tayo ay nakikinabang lang sa itinuturo ng pastor natin. Wala pong bago dito. Kumbaga, nire-re-echo lang natin. Yeah. Alam niyo po, nagkakatalo lang po tayo. Isa lang ang ating mensahe, isa ang ating manual. Nagkakatalo lang po tayo sa application. Yeah. Amen. That's right. At ako naman po, personally, lagi kong inaamin yung aking kahinaan. Ang advantage ko lang, kaagad-agad ko nasasabi sa ating pastor. Kasi kayo, ayaw nyo dumikit sa pastor eh. Yeah. Yun yung sinasabi ko, Sir Noel eh. Yeah. Akala lang, pag dikit kayo kay pastor, pabor kayo ng pabor. Hindi.
Hindi. Pag dikit kayo ng dikit kayo, Pastor, umasa kayo lagi na mapapansin ang problema nyo. Yeah. Yun, right. Yun. Yun ang advantage ng dumidikit kayo, Pastor. Naiko-correct lang kami agad. Yun yung sinasabi ko rin. Right. Eh. Parang yung mga instances na well, yun, nababanggit ko rin dito. Sa mga dumidikit, akala nila nagpapalakas. Hindi, hindi. Try nyo dumikit para makaramdam kayo ng sermon. Oo, para kayo ang unang-unang mapagalitan. Akala nila madali lang dumikit eh. Akala nila madali lang dumikit pero eh. Pero patunay kang lalaki, dapat alam mo kung sinong didikitan mo. Yun. Yeah, tama. Kilalanin mo kung sinong tama. Didikitan mo. Yeah. Eh, that's right. Para naman yes, sa ayusan yes. natin. Yeah. Ito yeah. nga po yan. Alam niyo po yan. Alam mo, Sir Noel, ito para to close our episode for today. Alam niyo po, mga kapatid, ito yan. No, totoo yan sinabi niyo, Sir Noel. Yung temperance na yan. Yung long-suffering, yung temperance, most of the time, yan. Yan eh. Kapag, alam mo, minsan napapansin ko, Sir, pag nagka-problema tayo sa long-suffering, lahat naman ito, dikit-dikit. Yeah. Pero most of the time, pag nagka-problema tayo dyan, minsan, ang nagiging dahilan, kaya nagkakaroon tayo ng problema dito. Dahil minsan, lalong-lalo na sa atin, na iisa tayo dito. Alam natin, tinatanggap natin yung mensahe ni Pastor, yeah. prinsipyo ni Pastor, Amen. Tinuturo niya sa atin na prinsipyo mula sa salita ng Diyos standard. Alam natin na naririnig din ang pamilya natin eh. Kaya minsan na out of yes. temper tayo. Kaya minsan na out of temper tayo. Kasi nasasabihin natin, parehas naman tayo. Narinig nyo naman yung sinabi ni Pastor. Ulitin ko lang, di mo ba kaya sundin? Yeah. May mga ganyan tayong ano eh. Now, kaya tayo pumapasok dyan. It's because yun ang sinasabi ko po kanina. Kasi because we thought na may parehas tayo ng maturity ng pamilya natin. No, no. Kaya nga tayo leader eh. Amen. Kaya tayo unang inaayos ng Panginoon and then the next, pag naayos tayo ng Panginoon, pangungunahan natin yung maturity. Yeah. Hindi tayo pwede magpantay-pantay. Yan ang totoo niyan. Hindi tayo pwede magpantay-pantay ng maturity sa pamilya natin. Eh kung may pantay-pantay, sino pang aayusin? That's true. You see, alam niyo, sabi ko nga po sa inyo, pinapahintulutan ng Diyos na mangyari yan because may tinalaga siyang leader. May tinalaga siyang manguna. Anong papel ng leader? Manguna at mag-correct at magpaalala. Yes. You see? You see, hindi pa pwedeng mawala po yan. Katulad ng ginagawa sa atin ng Diyos. Bakit tayo may Diyos? Para may magtama ng mali nating ginagawa. Amen. Yan po yan. Isa sa mga trabaho niya. Now, kaya ko po sinasabi yan. Because kailangan lang natin pag-ingatan, mga kapatid. Dahil nandun yung temptation. Na mawala sa atin yung control ng bunga ng Holy Spirit na long-suffering temperance because we thought na pagka minsan, parehas naman tayong tinatanggap eh. Yeah. Nakatanggap tayo, parehas tayong may tinatanggap na solidong salita ng Diyos. Amen. Do not forget 2 Peter chapter 3, verse number 17. Yeah. Anong sabi sa 2 Peter 3, 17? Well, ye therefore, beloved, seeing ye know these things before, beware lest ye also being led away with the error of the wicked fall from your own steadfastness. Amen. Ginamit ito dati ng ating mahal na pastor. Amen. Fall from your own steadfastness. Yeah. Magaling ang diablo mag-convert. Sabi ko nga sa inyo mga kapatid, yung akala natin pagiging matatag natin, ginagamit niya yon para mawalan tayo ng patience at mawalan tayo ng temperance at mawalan tayo ng long-suffering. Yeah. Because we thought, dapat yung maturity ko, sumusunod na kayo kagad sa akin. Yeah. Hindi ko na kagad. Dapat pag nakita yung ganito. Yan. Yun na, wala na yung temperance. Yes. Yep. You see? Hindi tayo, ang bagamat tayo tinalaga na leader, ang mangungusap pa rin ay ang kapangyarihan ng banal na Espiritu. Amen. Human leadership lang tayo. Yep. Yeah. Hindi tayo ang Diyos. Hindi natin dapat pilitin. Hindi dapat natin agarin ang pagsunod ng pamilya natin sa salita ng Diyos. Amen. Bakit? Hindi dapat sila makonvict sa ating emotion. Their conviction should not be based from our emotion. Amen. Their conviction should be based from the Holy Spirit's leading sa buhay nila. Amen. Yan ang pinaka-importante sa lahat, mga kapatid. Kaya nga, para sa ating mga asawang lalaki, para sa ating mga tatay, hindi lang po ito sa mga bata, even sa mismong asawa po natin. Amen. You see, alam niyo po, ako, honestly speaking, bagamat parehas kami full-time ni Ma'am Yang, nanonood po yan dyan. Sasabihin ko na naman ulit that she can attest to this. One of her problems na na-encounter ko po sa kanya ay yung kanyang pagiging emotional. You see? And I teach her kung paano, ganito, ganyan. Pero hindi, bagamat pares kami full-time staff. O, kaya yun nga sinasabi natin, Sir Noel, Sir Rudy. O, pares naman kami full-time staff. Dapat alam mo na yun. Yes, sir. Dapat hindi na kita pinapagalitan sa ganyan. Dapat hindi na kita kinakausap sa ganyan. Dapat hindi na kita... Pero yun nga sinasabi ko eh. May iba-iba tayong pagtanggap sa salita ng Diyos. Amen. Amen. Hindi tayo, hindi siya magbe-base sa ganyan. Kailangan pa rin natin gampanan ang trabaho. Anong trabaho natin? Pangunahan.
sa pamamagitan ng pagpapakita sa kanila kung paano gawin. Yes. Pero hindi porket ipinakita na natin sa kanila paano gawin, expect natin agad-agaran. Yes. No. Pakita natin paano gawin. Pangalawa, pakita natin kung paano natin ito sundin. Amen. Yes. Oo, mga asawang lalaki, dito tayo. Come on. Pakita natin paano natin gawin at paano natin pakita natin kung paano natin ito sundin. Yeah. And then, pagpatuloy natin ang pangangaral natin. Amen. Let's do our job. Let's just, sabi nga, ito, palasak na ito ninyo na siguro narinig. Yeah. Let's do our best and let God do the rest. Amen. Gawin mo lang yung best mo na pagsunod sa Diyos. Pagpapasakop sa banal na Espiritu, let God do the rest. Yeah. Eh, pag nakita ng Diyos yung willingness natin na tumino ang pamilya natin, hindi ka ba niya tutulungan? Tutulungan ka. Amen. Huwag lang nating apurahin. Amen. Amen? I hope kayo po ay natulungan ng ating programa po sa oras sa araw po na ito, sa episode po natin sa araw ng Biyernes. This is the first, this is the second Friday, but this is the first full week of the month of July. So natapos na ngayon, nasa weekend na tayo ngayon ng first week ng second half of the year. Mabilis na ito, akalaya niya. Yeah, sa susunod, second week na. Mamamalaya na naman natin ito. Biyernes, magkikita-kita na naman tayo dito. Amen. Kaya habang bumibilis ang panahon, yan ay sabi nga ni Pastor, di natin kayang habulin ang pagtakbo ng mabilis ang panahon. Hindi natin kayang habulin yan. Ang kailangan natin ay magpatuloy lang tayo na sa Diyos at tayo umasa na tayo ipatinuin. Alright? So once again, maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Magpapaalam na po tayo. Sir Dennis, thank you for being with us, Sir Dennis. Thank you for being a blessing to our viewers. And muli ay natuto tayo sa naipakita natin na mga battle ni Sir Dennis, battle natin yan. Yes, sir. Anong hinaharap niya? Hinaharap din natin yan. Amen. At maaaring kakaharapin din natin yan. Yes, sir. Kaya ngayon narinig natin kung ano naging problema niya, ayusin at inaayos niya. Pag kung tayo man ay wala pa dyan, at least alam na natin paano ayusin yan. Amen. Alright? So, Sir Dennis, paalam lang po tayo, Sir Dennis. Mauna po kayo. So, muli po isang pasasalamat. Patuloy na pasasalamat na ako po ay nabigyan ng pagkakataon na maipahayag nga po yung bunga ng salita ng Diyos sa buhay. And Amen. I believe, naririnig ko po ito sa ating pastor na we are still on God's process. Yes, yes. Kaya sa lahat po ng ito, binabalik ko po yung kapurihan sa Panginoong Diyos. Thank you po. Amen. Sir Rudy. Thank you so much po sa lahat po ng mga nanood po. At salamat sa mga tatay na mga nag-comments. Yes, amen. At amen. Sa mga nanay. Salamat po sa inyong magagandang comments at mga idea kung paano pa mapapaganda ang ating pamilya. Yeah. God bless you po sa inyo lahat. Sir Noel? Amen. Maraming salamat muli at sa susunod na Biyernes ay sikapin natin na makasama-sama ulit tayo sa programang ito, Baptist Lands. Okay, maraming salamat at magandang tanghali muli. Amen, amen, amen. Nag-hiss yata yung camera nila. Alright, so again, patuloy po tayo magsubaybay sa mga susunod pang programa ng ating pong simbahan. And mamaya po, of course, maaaring gitong after the Baptist Lands, may mga area program, South Border, see you sa ating Steadfast Living Program. And of course, ay ganun din sa mga iba pang areas. Kung may area programs pa kayo, join your area programs, be active, be a blessing to your area family so that you will be a blessing to your own families as well. Amen. And also, sa mga church program natin na susunod, mamayang gabi, abangan nyo po ang programang The Preparation, hosted by Sir Tony, Ma'am Marona, Ma'am Ara, Ma'am Cyril, and Sir Roy Vincent Trinidad. Alright? And of course, if you want to have fellowship with us, join us on the only show during the curfew hour, The Curfew Show. Alright? So again, inulit ko po mga kapatid, patuloy tayong pinagpapahala ng Panginoon, siksik, liglig, at umapaw ang mga spiritual blessings natin. Amen. Enjoy po natin ito. Amen. God bless us all. To God be the glory. Have a blessed afternoon. You want to hear the story of how I made it through when life is full of trouble, pain, and fear. Well, the answer may sound simple, though everything else crumble. Well, one thing has remained through all the years.
years will I still serve an amazing God. He's been with me every mile my weary feet have trod. He still cares, He still hears, He's still mending broken hearts and drying tears. This whole world is bound to change, but I'm glad I know the one who always stays the same, and my song will ever be. Amazing God, you're still amazing me. The God who parted waters still makes a way today. He's always brought me through the troubled sea. And the one who fed the thousands, whose word can calm the tempest, well, He's the bread of life and He's my peace. I still serve an amazing God. He's been with me every mile my weary feet have trod. He still cares and He still hears. He's still mending broken hearts and drying tears. This whole world is bound to change, but I'm glad I know the one who always stays the same, and my song will ever be. Amazing God, you're still amazing me. Will I still serve an amazing God? He's been with me every mile my weary feet have trod. He still cares, He still hears, He's still mending broken hearts and drying tears. This whole world is bound to change, but I'm glad I know the one who always stays the same, and my song will ever be. Amazing God, you're still amazing me. Well, this whole world is bound to change, but I'm glad I know the one who always stays the same, and my song will ever be. Amazing God, you're still amazing me. Amazing God, you're still amazing.